Ja Morant mga idol, tinira nga ang mga Warriors player. Etong si Klay Thompson specifically, sa latest interview niya nga mga idol, pinaliwanag niya kung bakit niya nga tinweet ang real estate. Nung sinabi ni Klay Thompson na inis nga daw siya kay Jaren Jackson Jr. na kampe neto ni Morant. Sabi nga ni Ja mga idol, if I won a championship, I wouldn't think about no other team or what somebody said months ago. Para nga kay Morant mga idol, kung siya nga daw si Klay Thompson, hindi niya napapansinin yung sinabi neto ni Triple J. Kakalimutan niya na nga daw yun kasi nanalo na sila ng championship. Pero ayon nga sa mga Warriors fans mga idol ay nagsisinungaling nga daw itong si Ja Morant. Ngayon nga daw ay hindi na siya makamove on sa kanilang interaksyon nila Draymond Green neto nila Klay Thompson. At ngayon ay binabalik niya pa sa kanyang latest interview. Paano pa nga daw pag nanalo siya ng championship? Baka mamaya lahat ng sinabi sa kanya ay balikan niya. Tapos baka lalo pa nga daw yumabang itong si Ja Morant. Yan nga mga idol ang rebat ng mga Warriors fans dito sa payag ni Ja Morant. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At pag-usapan nga natin ang naging injury ni Jaden Ivey. Ankle injury matapos niyang ang maapakan ng paa ng kanyang defender sa isang 3-pointer attempt. Pero mga idol, ang good news naman dyan ay sinabi na mismo neto ni Ivey na wala nga daw major na nangyari sa kanyang ankle at okay nga lang daw siya. At mukhang hindi naman ito makakadlang sa kanya sa paglalaro niya nga next year para sa Pistons. Kaya makakahinga na ng maluwag mga idol ang mga Detroit fans matapos nga ng injury scare neto ni Jaden Ivey. At nagdagdag nga na naman mga idol ang team ng Boston Celtics ng isa pang player, Danilo Gallinari. Nag-sign na nga sa kanila mga idol, 2-year deal, $13.3 million. Another weapon para nga sa team ng Boston Celtics mga idol matapos nga niyang i-add itong si Malcolm Brogdon. Etong si Danilo mga idol ay nag-average nga last season ng 11.7 points per game, 4.7 rebounds and 1.5 assists, 38% sa mga 3-pointers niya. Yan nga ang kanyang main na maitutulong dito sa team ng Boston, ang kanyang shooting. At mukhang mas naging dangerous ang team ng Boston Celtics mga idol for next season. Nag-add lang naman sila ng dalawang solid role players. Ito nga si Malcolm Brogdon, pati na rin si Danilo Gallinari. At para nga sa ating panghuling balita ng mga idol, Coach Darvin Nama gusto ngang i-keep si Westbrook, ayaw ngang i-trade. Sabi niya ay meron nga daw siyang wholehearted plan, a clear plan on how I'm going to use him. Sa tingin niya nga daw na mag-flourish itong si Westbrook sa kanyang sistema. At sa kanyang latest interview nga ngayon sa Summer League, sabi niya ay I'm excited to have Russell Westbrook on our team. At sinabi niya nga rin ang kanyang isa sa mga plano dito kay Westbrook for next season. Sabi niya ay tutulungan niya nga daw i-diversify, ilipat yung energy neto ni Westbrook sa paglalaro at hindi lamang sa opensa lagi nagbibigay ng 100%. Tutulungan niya nga rin daw na pati rin sa depensa ay mag-all-in itong si Westbrook para nga makatulong dito sa Lakers. Yan nga ang isang sa kanyang mga plano mga idol. At ang mga Lakers fans mga idol ay hindi nga masyado nag-a-agree sa kanilang bagong coach. Mas maigi na nga daw na si Kyrie Irving na lang kung sakaling makuha nila sa trade. Mas fit nga daw kasi itong si Irving kesa kay Westbrook dito kay LeBron at kay AD. At sigurado nga daw na mas mapapadali ang trabaho niya, trabaho ni Coach Darvin Ham, kung palitan nga si Westbrook neto ni Kyrie Irving. At palagay ko nga mga idol, sinasabi lang yan ni Coach Ham dahil ngayon ay player niya pa si Westbrook. No official word, no official report na malilipat na nga itong si Russ. Kaya sigurado at dapat na si Westbrook ang kanyang pagtuunan ng pansin, ang kanyang ipagtanggol, ang kanyang pag-usapan sa kanyang mga interview. Dahil for now mga idol, at least for now, ay itong si Westbrook ay nasa roster pa ng team ng Los Angeles Lakers. Kaya nga mga idol, ganyan ang mga sinasabi ni Coach Ham. Kinakampihan niya lagi si Westbrook dahil player niya pa rin ito kahit papano. Pero anyways nga mga idol, ano ba sa tingin nyo ang magandang move ng Lakers? I-run it back ba kasama si Westbrook dahil may plano naman daw pala itong si Coach Darvin Ham? Or wag na ngang sumugal dito kay Westbrook at ipalit na lang siya kay Kyrie Irving? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At yan na nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!